Para sa ating mga young mothers, glory to God, you are here. Marami pa kayong panahon, no, to start a good, no, a godly family of your own. Together with your husband, gagamitin kayo ni Lord to be a light also to other couples, other marriages. So basahin natin ang Revelations 2:10. 1, 2, 3. Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and for 10 days you will have tribulation. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Amen. Ang mga lahat na mga anak ni Lord, meron tayong crown of life. We are saved. Amen. At ang lahat na mga anak ni Lord, magiging faithful. Kahit ano pa ang problema, unto death yan. No, magiging faithful yun ang mga totoo na followers ni Lord. Amen. Shall we pray? Father, our heavenly, loving, and sovereign God, Lord, it is you, Lord, that we worship in this place. Lord, bless us today as we celebrate Mother's Day. Lord, thank you for mothers. Thank you for them, mga lola, mga mama, mga nanay. Lord, thank you for them. They shine, Lord, para sa mua, God. They shine their light to their families. Sila ang mga ilaw ng tahanan, Father. Lord, we remember them. And Lord, thank you for them. Sila po ang mga instrumento that what we are today because of them, Father. So Lord, among gipasalamatan, and we praise your holy name for mothers. This is your idea, God. Having parents, that when we are born, we are not just left alone, but you give us parents. And mothers are special people who raise us up to be the kind of person you want us to be. Father, Lord, bless the word. And bless, Lord, your servant. Ngayon mong gamiton karun, Lord, for your word. Lord, her life is an encouragement to all of us. Oh God, as she serve you, as she models also, Lord. Her life is a model for us, Lord, to be inspired and encouraged, Lord, to serve you with all our hearts, O God. And Lord, bless every mother today, especially those yung aming na-invite for the first time. Lord, let your word, Lord, saturate their hearts, that they will receive your word, Lord, with gladness, and they will continue to serve you and to know you more, Lord, with their lives, that their families also, Lord, will be blessed through them, Father. Lord God, we intercede for our country, for our city. Lord, bless the officials of the land, that, Lord, all of them will encounter Jesus as their Lord and personal Savior. Father, bless, Lord, our first-timers and our new friends that we have invited, Lord, ngayong hapon, Father. Lord, we praise you and we glorify your holy name, O God, in Jesus' name. Amen. Amen. Are we excited to praise Jesus this afternoon? Yeah. Yes, Lord Jesus, we welcome you in this place, O God. We acknowledge that you're the God of our lives. You're the God of healing. You're the God of forgiveness, Jesus. You're the God of everything, Lord God, that we have. Thank you, Jesus. As we sing this song, receive, O God, our praises, our highest adoration for you, O Lord. Turn to you.
makes all things new. I look to you, drowning in my questions, and found a God who holds all wisdom. And I trust that you step out on the ocean. You caught my head among the waves, 'cause you're the God of all my days. Each step I take, you make a way, and I will give you all my praise. My seasons change, church. I run from you, wandering in the shadows, and found a God who relentlessly pursues. I hid from you, haunted by my failure, and found a God whose grace still covers me. And found a God the lifter of my head. And I worshipped you and felt you right beside me. You're the reason that I sing, 'cause you're the God of all my days. Each time church, let's declare this. In my worry, God, you are my weakness. In my worry, God, you are my answers. In my blindness, God, you are my vision. In my bondage, God, you are my freedom. And in my weakness, God, you are my power. You're the reason that I sing, 'cause you're the God of all my days. Each step I take, God, you are my
shadows deepen. But do you know that all the world slipped the light from heaven to you? We do. Do you wish that you could see it all made you? We do. Is all creation groaning? It is. Is a new creation coming? It is. Is the glory of the Lord to be the light within our midst? Is it good that we remind ourselves of this? It is. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? Does the Father truly love us? He does. Does the Spirit move among us? He does. And does Jesus our Messiah hold forever those He loves? He does. Does our God intend to dwell again with us? Slay.
atin ng Panginoon. Manalangin po tayo. Let's pray. Yes, Lord, we thank you for this wonderful day. We thank you, God, because you are so faithful in our lives. This afternoon, Lord, gusto po namin i-commit sa inyo once more ang aming Sunday service. Lahat ng gagawin namin, Panginoon, it is our desire that we will please you, O God. I pray, Lord, that your Holy Spirit will take full captive of every thought and take control of every heart in the name of Jesus. Bless each heart, O God, who is ready and excited to listen to your word, O God. And we will come out, Lord, from this place, never the same again. Thank you, Jesus. We love you. We praise you. We bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Mari na po tayong umupo. Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon. Pakigreet naman ang katabi mo. Sabihin mo, magandang hapon sa'yo. Ayan, sa lahat ng mga mama, happy, happy Mother's Day po. Sino ang mga mama dito? Raise your hands. Ayan, happy Mother's Day. Ako nga po pala si Beauty or Pastora Beauty or Mary Ann. Isa po ako sa mga disciples ni Pastora Julnes. And on behalf of our senior pastors, Pastor Joel and Julnes Humalon, gusto ko pong i-welcome ang ating mga new friends. Ngayong hapon, meron ba tayong mga new friends? First time mo nag-join sa ating ngayong hapon, pwede ba kaway-kaway ang ating mga kamay? Mga new friends, ayan, may nakikita ako. Hello po, welcome. Thank you for joining us here this afternoon. Meron pa? Ayan, hello po. Nakita ko po yung kamay. Hello po. Dito meron? Ayan, sa taas meron? Meron? Okay, no? Welcome po sa lahat, sa mga new friends man, first timer man, end timer ka man. Welcome na welcome ka po dito sa ating facility ngayong hapon na ito. So, last week po, si Pastor Joel, he started sharing or talking sa ating bagong series. Ang series po natin ngayong month na ito, up to next month, ay tungkol sa living like a last day Christian. And last week, si Pastor Joel shared about how to live like a last day Christian. We must be ready. Yun po ang shinare ni Pastor Joel. And how can we be ready for the coming or the return of our Lord? Shinare po ni Pastor Joel last time, una, we have to be ready for action. Dapat ready tayo sa bakbakan. And then we have to let our light shine. Magpagamit tayo sa Panginoon. And lastly, he also shared na dapat maging faithful tayo. Sino po ang mga faithful dito na mga anak ng Panginoon? Ayan. So, hindi ko na po pagpatatagalin pa. Ngayong hapon na ito, ang gusto ko pong i-share sa inyo ay tungkol sa third point ni Pastor Joel last time. To be ready, we have to be faithful. So, ang title po ng ating pag-uusapan ngayong hapon ay Living Like a Last Days Christian. We must be faithful. Ayan. So ang ating key verse or ang ating text for that one, binasa ni Pastor Joel kanina. Let's read all together. Nasa Revelation chapter 2, verse 10. Do not fear. Ayan. Okay, do not fear. Let's read all together. Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison that you may be tested. And for 10 days, you will have tribulation. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Let's go kaagad sa ating first point. Unang point, do not fear. Sabihin mo sa sarili mo, do not fear. Ang first phrase po ng verse natin kanina, ang sabi agad doon, do not fear. Huwag kang matakot. Pero alam mo ba that before Jesus said those words, bago sinabi ni Jesus na huwag kang matakot, may sinabi muna siya sa verses 8 and 9. Basahin po natin. And to the angel of the church in Smyrna write, the words of the first and the last, who died and came to life.
I know your tribulation, sabi ni Jesus sa Church of Smyrna. I know your tribulation and your poverty, but you are rich. And the slander of those who say that they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Nakita po ba ninyo, pansin po ba ninyo paano ni Jesus in-establish muna ang kanyang existence at ang kanyang pagiging totoo, being real, at ang kanyang sovereignty over time. Sabi niya, ano sabi niya doon? The words of the first and the last. Sabi niya. So in-establish muna ni Jesus yung kanyang existence. In-establish niya muna sa church na totoo siya. And he is sovereign over time. And also, in-establish din ni Jesus yung pagiging all-knowing niya. Alam niya ang lahat na nangyayari by saying what? I know your tribulation and your poverty. Sinabi muna ni Jesus yon. And he also established his being victorious. Ang pagiging madinaugon niya and ang pagiging powerful niya. He also established that by saying who died and came to life. Ako yung Panginoon, ako yung first, ako yung last, ako yung namatay at muling nabuhay. Jesus established who he is first. Bago niya sinabi na do not fear. Bago niya sinabi sa church na huwag kang matakot. So that means that to be fearless, una dapat maintindihan muna natin kung sino at ano si Jesus. Amen? The truth of who and what Jesus is must serve as a foundation for fearlessness. Hindi dahil matapang tayo on our own, but it is because the very foundation ng pagiging courageous, pagiging atapang atao natin ay dahil kung sino at ano yung Panginoon na siniserve at wini-worship natin. Amen? Sabi nga, may nabasa akong quote by R.J. Rush Dooney. Sabi niya, "To be fearless in the Lord does not require us to be great and powerful men, but only to believe in the great and powerful God." Kailangan lang nating magtiwala, maniwala, to have faith in our great and powerful God para hindi tayo matakot. The church in Smyrna ay isa po sa 7 churches na na-establish sa Turkey during the New Testament days. And among the 7 churches na na-mention sa Book of Revelation, this is the only church, together with the church in Philadelphia, na hindi nakatanggap ng rebuke mula sa Panginoon. Pero kahit na ganun, alam nyo ba that the church in Smyrna was not perfect? Hindi sila perfect. Why? Because that church had a struggle. May pinagdadaanan sila. Diba, Jesus mentioned about their poverty. Sabi niya, "I know your poverty and your tribulation." Sabi ni Jesus, this church indeed had a struggle. Pero kahit na mahirap ang buhay nila, mayaman naman sila sa spiritual na bagay. Kaya sabi niya, "I know your poverty, but you are rich." Dahil mayaman sila sa spiritual na bagay. Your poverty is not a hindrance para maging rich ka spiritually. Amen? It shouldn't hinder you from knowing and growing in the Lord. Kahit mahirap lang tayo sa buhay, it must not stop you from living your purpose. Hindi ka dapat matakot gumawa ng mga gawain ng Diyos dahil mahirap ka lang. Ang Greek word po for fear is phobu. At ang origin po niyan ay phobos, which means withdrawal. Fleeing because feeling inadequate, without sufficient resources, withdrawing from the Lord or from the Lord's will. Ibig sabihin yan, you withdraw or you separate from. You flee or you remove yourself because natatakot ka. Yan po ang origin at ang meaning yan. When did Jesus said, "Do not fear"? When Jesus said, "Do not fear,"
He meant to say, do not withdraw from His will. Huwag kang matakot. Huwag kang umalis. Stay ka lang. Sa gitna ng inadequacy mo, sa gitna ng insufficiency mo, sa gitna ng weaknesses mo, stay ka lang. Amen? So what are your fears now? Anong kinatatakutan mo ngayon? Is it persecution? Takot ka ma-persecute? Is it rejection? Is it something na wala na akong time sa sarili ko, Lord? Kapag nagpatuloy ako sa inyo, wala na akong me time. Or wala na akong time for my family. Or natatakot ka ba na baka you cannot be like others who are already going to places, nagagawa nila lahat ng gusto nila? Natatakot ka ba na baka ikaw mapag-iwanan ka na? Or napag-iiwanan ka na? Or maybe some of us here natatakot mag-try, siguro dahil mahadlok ta mabiyaan og disciples. Or nabiyaan na ka dati sa disciples, you are afraid to try again. Or takot ka because of your poverty, tulad na na-mention kanina sa verse natin. Takot ka na baka hindi ka umasenso kapag nag-focus ka lang sa Panginoon. Or for some of us here, God has already blessed us with so much, from nothing to something, from rags to riches. I know some of us here. Pero takot ka ba mawalan ulit? Kaya mas binavalue mo yung trabaho mo, yung business mo, kesa sa gustong ipagawa ng Panginoon para sa'yo. We may have sufferings, discomforts, and tribulations of all sorts. Maaring may matindi tayong pinagdadaanan, but you and I, we have to stay faithful in the Lord no matter what. Amen? Sabi nga ni Lord in John 16:33, ito lang yung promise kasi ng Panginoon sa mga followers ni Jesus. In this world, you will have what? You will have tribulation. You will have troubles. But take heart, sabi ni Jesus. Why? Because our God is an overcomer. He overcame the world. Kaya sabi ng Panginoon, I did not promise na gawin kitang mayaman. I did not promise na ibigay ko ang lahat sa iyo sa mundong ito. Ang promise ko lang sa mga faithful followers ko, alam ko na may mga tribulations ka na pagdadaanan. But take heart. In other words, do not fear. Be courageous. Dahil ang Panginoon, the God na siniserve natin, is victorious. Amen? So that's our first point, do not fear. Second, understand the signs of the times. So we have to understand that these are the last days. Si Pastor Joel last Sunday already shared two things about this. Meron lang po ako idadagdag din dyan. No, we have to understand that these are the last days. Revelation 2:10, behold, sabi ni Jesus, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested. And for 10 days, you will have tribulation. Sabi niya, behold. Kapag sinabing behold, lo and behold. Ibig sabihin yan, you have to be aware. You have to pay attention. You have to observe. Behold, tingnan mo. You have to understand that. You have to understand that what? That your faith, as a follower of Jesus, as a Christian, will be tested. Amen? And God wanted you to be aware of it. Gusto ng Panginoon, aware tayo niyan. God wanted us to observe what is going on around us. He wanted us to see it and to know that we are now in the last days. Nasa last hours na tayo with all these signs na nangyayari sa mundo natin. Gusto ng Panginoon na maging aware tayo na ngayon po, nasa last days na tayo. He doesn't want us to be oblivious to. When we say oblivious to, yung hindi ka concerned, yung hindi ka aware. Hindi gusto ng Panginoon na oblivious tayo, or hindi niya gusto na i-ignore natin ang mga warnings na nakikita natin, napapanood natin sa television, yung sinishare ni Pastor Joel dito sa pulpit. Hindi gusto ng Panginoon na i-ignore natin yung mga warnings na yon. Why? Because if we keep on saying,
Ah, dili palagi na mo balik ang Ginoo. Dugay pa. Dili palagi na. Siguro mga 30 years after pa. You know what? If you keep on saying that, if you keep on having that kind of mindset, you will never ever feel the drive to do the greatest commission na iniwan ng Panginoon para sa kanyang mga followers. You will still not prioritize His kingdom. Because iisipin mo, ay, napa may ugma. Ay, napa may pila ka years bago magbalik ang Ginoo. You will still focus on yourself. And you and I, we will not be so concerned about people not getting saved. Okay lang sa atin. Kayo nauna-una to, ay napa may ugma. Next week na lang. Next week na lang ako mag-share. Next week na lang ako mag-win souls and make disciples. Dugay pa man mo balik ang Ginoo. Pero alam nyo, sabi nga ni Pastor Joel, dahil ganyan ang mindset mo at ganyan ang akala mo hindi pa babalik ang Panginoon, kumpiyansa ra kaayo ka, no, the way you live your life. Friend, buhita imong tapad basi natulog. Friend, pagbugtaw. The Bible says that when rapture comes, it will be a business as usual. Business as usual. It seems like a normal day. Nagtrabaho ka, nag-opisina ka, nagakaon ka, nagaligo ka. You are just chatting with your friend. No, business as usual. Ang pagbalik sa Ginoo. Munang kumpiyansa lang kaayo tano, basi mauna daay to ang panahon. Unya nag-istorya mo sa imong friend, matinga na lang kahala na wala ako ang friend. Kay rapture na di ay. No? So, si Lord, si Jesus would come at a time when most of the world is busy doing its normal activities. Sabihin mo sa katabi mo, ayaw kumpiyansa. Let's read Matthew 24, verses 40 to 42. Then two men will be in the field. Sabi ko kanina, it will just be like a normal day. No, one will be taken and one maiiwan. Two women will be grinding at the mill. Yung isa, mawawala. Yung isa, maiiwan. Yung mga mawawala, ibig sabihin na rapture na. Okay, yun yung mga tao na tumanggap kay Jesus. May relationship kay Jesus. Yung mga tao na naiwan, those people, ang mga nag-reject kay Jesus, no, or baka talagang ayaw lang nila maniwala kay Jesus. Okay, nag-reject nga kay Jesus. No, so, dapat no prepared jud ta. Let us really be prepared. Let us be ready, sabi ni Pastor Joel last time. Okay, mabiyaan ka, maghilak baya ka. No, maghilak jud ta kung mabiyaan. Di ba gani? Di ba gani pag mag-abot ang garbage collector? I don't know kaysa na-experience, same with me, same with us. Pag mag-abot ang garbage collectors, di ba magdali-dali magani ta? No? Kay dili ta gusto mabiyaan atong basura, kay ma-stress ta, nagtapok atong basura. Maglagot ta, no? Kung dili na ito mabantayan, kay dili ba yata agaron sa garbage collectors? Di ba? Pag pip-pip-pip-pip, wala, dapat ready ka. Kaya dapat, no, bago ang schedule, sa amo ang manggod, walay permanent na schedule. Dapat nakabalot na imo ang mga basura. Ready na para pag-abot sa garbage collector, hakot na lang. Yeah? No? So, inga na, dapat ready, good. Dapat nakaipon na ang mga basura. Also, maghatagpod ka og tip para next time, hulato nila imong basura. Amen? Maski pa dili ni mo na madunggan, dayo mag pip, 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 gina sila kay ang tip. Amen? No? So, balik ta sa atong preaching. No, if we know na ang oras natin ay almost up na, malapit nang matapos, I believe that we will make the most of our time and resources here sa kalibutan. Let's read Ephesians 5:15-16. If we know that our time is almost up, this is how we are going to live our lives. Look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time, because the days are evil. Amen? So two signs na Pastor Joel shared last Sunday. Una, good becomes evil and evil becomes good.
Isa yan sa mga signs na nasa last days na tayo. Second, terrible times have arrived. In Matthew 24:3-13, as Jesus sat on the Mount of Olives, yung mga disciples lumapit sa kanya privately at tinanong siya, sinabi sa kanya, "Tell us, sabihin mo sa amin, when will these things be? Kailan mangyayari ang mga bagay na ito? And what will be the sign of your coming and of the end of the age?" Ang sagot ni Jesus sa kanila, "See that no one leads you astray, for many will come in my name saying, 'Ako si Kristo.' Many will deceive you at sasabihin, 'Ako si Kristo,' and they will lead many astray. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not alarmed." Diba? Marami na mga wars and rumors of wars nowadays. At minsan naaalarma ang marami. Ang sabi sa Bible, see that you are not alarmed. For this must take place. Kailangang mangyari ito. Pero hindi pa ito ang katapusan. For nation will rise against nation and kingdom against kingdom, and there will be famines, may gutom, earthquakes in various places. All these are but the beginning of birth pains. Mao na ni, pero dili pa ni mao. Nakita na nato ni mga signs nga ni. Let's continue to verse 9. Then they will deliver you up to tribulation and put you to death, and you will be hated by all nations for my name's sake. It's just like in Revelation chapter 2 verse 10, binasa ko kanina. Behold, pay attention, understand that the devil is about to throw some of you into prison that you may be tested. So another sign is that faithful Christians will be tested. They will be persecuted. Faithful Christians will be persecuted. Kanidaghan na ni, maski sa panahon pa nila Paul and other apostles and disciples sa New Testament. But you know what? Persecution is even on the rise na nowadays. Mas grabe na ang persecution karon. So there is this researchers, ang tawag sa kanila, Open Doors Organization. Nagtatala sila or naa sila'y list no, about mga persecuted Christians all over the world. Basahin ko, the 2022 report from the Open Doors Organization says, persecution of Christians has reached the highest levels since it began accumulating data for its annual World Watch List 3 decades ago. So nag-increase siya since nag-start sila collect ng data 3 decades ago. Ano yung 3 decades? 30 years, taro? 30 years. Hostile incidents have increased by 20% since just 2014, and some 360 million Christians, or 14% of the worldwide total, are said to have faced persecution, harassment, or discrimination. Kung bright ka sa math, paspas na rin mo ma-process. Kung dili ka bright sa math, ulit-ulita lang. Bibigyan kita ng copy. Nag-issue na pud ni sila og bago na survey lang. Okay, tingnan natin, real quick lang, yung ating table. Meron akong table dyan. So, sa table na yan, nakakategorize dyan, where it's hardest to follow Jesus. Ito yung mga countries na grabe ang persecution. You can take photo of that. Pwede niyo ipag-ampo. Number one ang North Korea. Somalia, Yemen, and so on and so forth. Meron din dyan kung asan yung grabe ang violence na gina-experience sa mga Christians. Nigeria, Pakistan, Cameroon, dili na ugma, joke lang. No? And then, where Christians were martyred most. No? Kanang ginapampatay ang mga Kristiyano, no? Grabe yun ang Nigeria, 5,014. No? And then, where churches were attacked or nag-close ang mga simbahan. Number one, ang China. So in North Korea is again number one sa listahan. Ang napakahirap daw talaga maging Christian doon sa North Korea. Grabe ang persecution ng mga followers ni Jesus. Nasa next slide po yan. Imagine,
First time daw nila nakapag-survey na 98 out of 100 is the highest ever sa isang country na na-survey nila. Out of 100 Christians, 98 ang nakaka-experience ng persecution. And around the world, 5,621 Christians were killed dahil sa kanilang faith. That's approximately the 15 a day. Una dyan ang Nigeria. And in the past year, more than 2,000 churches and church buildings were attacked. Gina-atake, no, ang mga churches. And almost half daw nun sa China. Around 140 Christians were displaced. Walay nawalaan og balay from their home, from their country, because of faith-related reasons. Majority nangyayari sa Myanmar. And ang persecution sa Latin America nagiging worse din. And lastly, no, along with Nicaragua, the other country daw entering the top 50 is Comoros, which has risen 11 places on the World Watch list. Meron ding mga violence, increased pressure from the government and local communities. You, na-check ninyo ang listahan na ay Philippines. May Philippines po ba? Wala. Walang Philippines. Siguro no, hindi ko po ini-invalidate ang mga persecutions na nararanasan natin dito. Pero compared to them, siguro cute ra kaya itong persecution. No, wala man yuta sa listahan. Or basi wala pa ta naabot sa certain level na we are bold enough or courageous enough to the point na ma-persecute yuta. Siguro, nag-sugarcoat pa ta sa atong faith or what? I'm not sure. Pero wala ta sa listahan. And praise God, wala ta sa listahan. That means, pwede kaayo ta mag-share. Amen? We can be bold. We can go, maski asa, para mag-share sa gospel sa mga tao. When we stand for the truth kasi, no? And people that don't accept kung ano yung sinishare natin, diba? We will experience persecution. Sabi ni McDonald, in-explain niya bakit po merong persecution. The reason for this persecution is simple. A godly life exposes the wickedness of others. People do not like to be thus exposed. Instead of repenting of their ungodliness and turning to Christ, they seek to destroy the one who has shown them up for what they really are. It is totally irrational behavior, of course, but that is characteristic of a fallen man. Nature lang daw na sa mga tao na kapag giistorya nimo, kapag gi-real talk nimo, especially real talk from the Bible, they will really reject you. Instead na mag-repent, masuko pa, i-persecute pa ka. Matthew 24:12. And because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. This is the second sign na gusto ko pong i-share sa inyo. The love of many will grow cold. Cold love results from lawlessness. Ano po yung lawlessness? Sabi ni Jesus, ang rason daw bakit nagkakaroon ng cold, hypocritical love that eventually betrays a brother or sister in Christ ay tumitindi dahil sa lawlessness. Bakit Christians, why do they betray each other? People inside the church mismo, they betray each other. Dahil sa tumitinding lawlessness. Or pwede din natin sabihin, because love grew cold, there's a lot of lawlessness. Going against the law of God or the word of God is a manifestation of great hostility or opposition. Kapag hindi natin sinunod yung word ng Panginoon, yan po ay manifestation that we are rebelling against God. We are opposing the word of God. Na ayaw ng tao na mag-submit sa sovereignty and law ng Panginoon. Dahil mas gusto nila sundin kung ano ang kagustuhan ng laman nila. And that's exactly what lawlessness is.
Kapag ayaw nating sumunod sa batas ng Panginoon, kapag ayaw na nating sumunod sa mga leaders natin, that's lawlessness. And the mind that is set on the flesh, the mind that is set on the flesh is hostile to God. For it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. That's lawlessness. And those who are in the flesh cannot please God. Nasa Romans chapter 8, 7 to 8 po yan. Kapag hindi ka sumunod sa batas ng Panginoon, hindi po mapi-please ang ating Panginoon. Sa Bisaya, busa kaaway sa Ginoo ang tawo nga kanunay na maghuna-huna sa mga butang nga tawhanon kay dili man siya mutuman sa balaod sa Dios, ug dili gayud siya makatuman niini. Ang tawo nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayud makapahimuot sa Dios. Yeah? Gusto ninyo giligay nun? Ilonggo kay Ilonggo man ko. Kaaway isang Diyos ang tawo nga ang iya huna-huna ara lang permi sa tawhanon nga kinaugali. Kay wala siya nagatuman sa kasuguan sang Diyos. Kag ang matuod, hindi siya makatuman sini. Ang mga tawo nga nagasunod sang ila tawhanon nga kinaugali, hindi gid makalipay sa Ginoo. Tanaw ko sa akong disciple nga Ilongga. And because lawlessness increases, the faithful Christians will be challenged. It's very challenging for faithful Christians. We will be hard-pressed. We will be persecuted. But again, the word of the Lord says, do not fear. Ayaw kahadlok. Kahadlok ayaw. What you are about to suffer. Amen? Now, how do we live as last days Christian? Sa gitna ng persecution at sa gitna ng kahirapan. How do we live? Ang answer po niyan, third point natin, we must be faithful. Sabihin mo sa sarili mo, I must be faithful. Sabihin mo, I am faithful. Amen. Revelations 2:10, be faithful unto death. Grabe si Jesus, no? Sabi niya, You will experience tribulation. You will be put to prison. Pero anong sabi niya, hindi niya sinabi niya, sige lang, I am going to save you. No? Sige lang, I will do miracle, itatakas kita sa kulungan. Ang sabi ni Jesus, be faithful unto death. Maging faithful ka hanggang sa kamatayan. How do we do that? Be faithful and guard what is entrusted to you. Paul tells us that if we are going to be faithful, we must guard or watch over what has been given to us. Yan ang sinabi niya kay Timothy. At yan din ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon. 2 Timothy 1:14, by the Holy Spirit who dwells within us, guard that good deposit entrusted to you. Again, in 1 Timothy 6:20, O Timothy, guard the deposit entrusted to you. Si Timothy po, disciple po siya ni Paul. Pastor po ni Timothy si Paul. And si Timothy ay pastor din. Paul commanded Timothy to guard what he had entrusted to him. When he said, guard what has been entrusted to you, ibig sabihin, you have to be faithful to it. You have to guard it. Muna'y buot ipasabot. And what was Timothy to be faithful towards? Asa dapat maging faithful si Timothy? Let's read 1 Timothy 1:15. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners. And also sa 1 Timothy 2:5 to 6 and 6, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all men. In other words, ang gusto ni Paul na maging faithful si Timothy with ay be faithful to the whole truth of God in the gospel of Jesus Christ. And ito din po ang gusto ng Panginoon na maging faithful tayo. Maging faithful tayo to the whole truth of the gospel. To the whole truth of the word of God in the gospel of Jesus Christ. If
we do not talk about Jesus and His work on the cross, then we are not faithful. Kung hindi tayo, kung hindi natin pinag-uusapan or sinishare sa iba ang gospel ni Jesus, then we are not faithful. It is Jesus Christ and by the blood of Jesus na nagkaroon tayo ng salvation. The Bible says, Jesus is the way, the truth, and the life. Kung hindi yan ang sinasabi natin sa ibang tao, then we are not faithful. Even kung alam mo yung katotohanan na yan, pero hindi mo sinishare sa iba, then we are not faithful. Jude says, sa kanyang book of Jude din sa Bible, si Jude din ang author, sabi niya, contend for the faith. Contend for the faith that was once for all entrusted to the saints. The gospel is the most precious word in all the world. And we must believe this. And we must not turn to any other word. Mao lang gyud ni ang atong barugan, mao lang gyud ni atong tuuhan, ang gospel of our Lord Jesus Christ. Amen. And second one, how to be faithful? Be faithful to spread this gospel. Be faithful to spread this gospel. May kilala ka bang Christian na ang daming alam sa Bible? Nag-graduate Bible school, grabe ka knowledgeable about Bible, sobrang committed sa mga teachings, principles, and doctrines sa Bible, keyboard warrior pa pag naay mga mag-post na mga mali-mali na mga preachings, huy, banat, diri, banat, dito, mali, yan, i-share pa. But those people never ever share the gospel to other people. May kilala ba kayong ganyang Christian? They never help spread the gospel of Christ. Bantayan lang kung unsa ang mali na post sa ubang mga preachers. They appear to be very loyal to the gospel. Pero wala silang passion for missions. At wala silang sariling testimony of becoming salt and light to this world. May kilala ba kayong mga ganon? Parang kontento na lang sila na, ay, daga naman ko nahibalaan sa Bible. Okay na ko. Ay, sila wali-wali sila dira, pero mali man ilang ginawali. No, pero they never share the gospel to others. Friends, that is not being faithful to the gospel. Hindi po yan ang pagiging faithful sa gospel. We are only fooling ourselves kung naniniwala tayo na faithful na tayo sa gospel kasi ang dami nating alam. Kung nagdi-devotional ka, you're joining Sunday services, life groups, madami ka ng alam, at feeling mo faithful ka na, dahil madami ka ng alam, wag po kayo maniwala sa sarili ninyo. We have to share the gospel and be faithful to share the gospel. What is it that Jesus has commissioned all His followers to do? Nasa Matthew 28:19-20, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. Madami ka nang alam sa Bible, pero ang sabi ng Panginoon, teaching them. Teach others. Kung ano yung nalaman mo tungkol sa akin, kung ano yung nalaman mo about my commandments, about my law, about my word, share it to other people. Amen? And last, be faithful to the gospel way. Be faithful to the gospel way. Ano po yung gospel way? I believe na si Lord, ayaw lang niya na meron tayong alam. Ayaw lang ng Panginoon that we guard what is entrusted to us. Ayaw lang ng Panginoon na barugan nato kung sa atong ginatauhan. I-guard nato kung unsa ang ato ang na-learn from the Bible. But I know and I believe that the very goal is to produce gospel fruit. Amen?
Gusto ng Panginoon, merong fruit, merong bunga sa ating buhay. And we can only bear fruit if we keep living out the gospel. Pagbasa na to sa Bible, pag nakapaminaw to og preachings, let's pray to the Lord, Lord, let your word bear fruit in my life that I may apply it. Magagawa ko ang word ninyo, Panginoon. Amen? Thus, we must be passionately faithful to the gospel of the blood of Jesus Christ. Maging faithful tayo. Jesus died for you. And there is no other gospel but God's Son, Jesus Christ. And we are called to passionately, to be passionately faithful to that truth and to spread the gospel. Gi-entrust na sa ato personally sa Ginoo, and we must make sure that we remain in this gospel way. Amen? Nakikita sa buhay natin kung ano yung mga sinasabi natin at kung ano yung mga naririnig natin. Ngayon, I want to share with you 5 warning signs, no, that will tell us that we are starting to wander, nagapalayo from being faithful to the gospel. I'm sure daghan pa, pero I'm just going to share 5 with you. 1, a lack of love for the word. No, you less attention na lang sa pagbasa og Bible. Sino po nababasa ng Bible dito every day? Nagdi-devotional. Wala, pastora, pastor, wala to. Wala po bang nagbabasa ng Bible dito every day? Amen. But if you have lack of love for the word, it means less attention na lang, less time na lang ang binibigay mo in reading the word of God, in studying the scripture. It is a clear warning sign na unti-unti tayong lumalayo from being faithful to the gospel. Wala na yung sabi sa Psalm 119:16 na, I will delight in your statutes and I will not forget your word. Wala na, no? We no longer delight in the word of God. No, we no longer ask for God to guide us every step of the way. Kasi sa Psalm 119:105, sabi, your word is a lamp to my feet and a light to my path. We no longer seek God for that. So that is one of the signs, a lack of love for the word. Second, a decrease in love for God's children. When your fellowship grows cold and you spend less and less time with fellow believers, clear warning sign na din po yan, that we are starting to wander away from being faithful to the gospel. Dili na kaganahan mag-attend life group, dili na kaganahan magsimba, dili na kaganahan mag-join sa mga happiness groups. That is a clear warning sign that we are starting to wander away. And the Lord is saying to you right now, balik lang and be faithful. Come back now and be faithful. We are one body of Christ. At gusto ng Panginoon, know that we are one, we are united, and we were baptized with one spirit. At sabi sa Hebrews 10:24-25, let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together. And sa last na line, all the more as you see the day drawing near. Nasa last days na tayo. The day is drawing near. Malapit na tayo sa katapusan. At ang sabi ng Panginoon, do not give up in meeting each other. So magpadayon, no, magpatuloy, mag-join ng life group, mag-Sunday service, ayaw palayo. Huwag tayong lumayo. And number 3 sign, a loss or lack of devotion to the Lord as evidenced by a decrease in prayer. Wala na tayo gana mag-pray when God told us in 1 Thessalonians 5:15 to pray without ceasing. Ayaw pag-undang, no? Ayaw pag-stop og ampo. Pray without ceasing. It is our communication to the Lord kapag nagpipray tayo. At kapag nagpipray tayo,
Nabibigyan tayo ng lakas, nagkakaroon tayo ng supply, power supply from the Lord para magkaroon tayo ng spiritual strength and energy na magpatuloy at maging faithful sa Panginoon sa gitna ng lahat ng pinagdadaanan natin. Pero kapag hindi na tayo nagpipray, hindi ka na umaattend ng dawn prayer meeting, hindi ka na nagpipray sa personal prayer time mo, friend, that is a clear warning sign that you are starting to wander away. Romans 12:12, devote yourselves to prayer. And to all of us mothers, spiritual and mga biological mothers, saan po dito? Kaway-kaway po. Mama, your prayers for your children and your family are very, very important. Crucial kaayo. Never stop praying for them, maski gapabadlong imuhang anak. Or imong bana. Every family needs a prayerful mother. Every soul needs a prayerful spiritual mother. Amen. May nabasa akong isang quote. Sabi niya, motherhood is not a hobby. It is a calling. It is not something you do if you can squeeze the time in. It is what God gave you time for. Ang motherhood, dili lang na siya kung naalang kay panahon. Kung ma-squeeze in lang din mo siya sa imong schedule. That applies to biological and spiritual children. Dili lang na kung dili na ka-busy, dito lang nimo asikasuhon imong mga anak. It is a calling, it is not a hobby. And you give all of your heart, passion, physical strength, all of you in doing this. Amen? Amen. And number four, a gradual shift in our perspective. Unti-unting nagbabago ang ating perspective. Unti-unting nag-change ang ating mindset. Na-observe nyo ba, yung mga dating Christian na napaka-passionate sa Panginoon dati, wala na sila sa Panginoon ngayon, unti-unti nang nag-iiba ang conviction nila sa buhay. Once they were very clear kung ano yung ine-expect ng Panginoon para sa mga Kristiyano. For example na lang, mga moral issue na shinare ni Pastor Joel last time about abortion, about homosexuality. Before they were very firm. Naniniwala sila na hindi gusto ng Panginoon yan because the Bible says it so. Pero dahil lumayo, nag-wander away sa Panginoon, nag-iba ang conviction. Tayo mga Christians, dapat nag-iba talaga ang mind natin, nag-change, but in a positive way. Amen? Nag-iba yung mindset natin, the way we think about compromise. Kasi sabi sa Romans 12:2, we have to what? Do not conform to the pattern of this world. Amen? And we have to be renewed. Our minds, dapat i-renew natin by the Word of God and by the power of the Spirit. Example, if you are now a mother, when you became a mother, I am already a mother of three. Or before ka naging mama, you were very, very passionate and faithful and fruitful sa Panginoon. Nung naging mama ka na, nagbago na din ang perspective mo sa buhay. At ang perspective mo about sa vision ay hindrance ang vision sa akong pagiging mama. Wala na ko'y time para sa akong mga anak. Ang vision na, no, ang naging hindrance. Or before ka nagka-boyfriend or before ka naminyo, sobra ka ka-faithful sa Ginoo. Pero tung naminyo na ka, nag-iba na ang ihip ng hangin. Lahi na. Ang imuhang goal na lang, how to be team payaman sa buhay. Nga na lang dyan itong goal. Masabdan mo lang sa Ginoo because the Lord wants me to prosper and to give me abundant life. Nalahi na dyan imong conviction. Hindi po ako galit. Nag-explain lang. Number five, a loss of passion for evangelism and mission. Yung iba, marami sa atin dito, we started na grabe ka passionate sa Ginoo. Right after encounter, gusto na ako sudlon tong balay. Gusto na ako i-win ang isa kapamilya. Gusto na ako i-share sa akong kapitbahay kung anong ginawa ng Panginoon sa akin.
We wanted to do evangelism. We wanted to be sent somewhere else kasi gusto natin mag-mission. But over time, what happened? Nawawala ang passion natin para sa Panginoon. Nawawala ang compassion natin para sa mga souls. And when it happens, friend, that is a clear warning sign that we are starting to wander away from being faithful to the gospel. And knowing that we are now in the end times, hindi po ito ang panahon para mag-shrink back. Hindi po ito ang panahon para matulog. Huwag kang matulog, gumising ka. Hindi ito ang panahon para mag-shrink back or para mag-retreat or para mag-surrender. There is still something na tinatawag na Great Commission, our responsibility to preach the gospel and to make disciples. If there's one thing that you should be afraid of, matakot ka para sa parents mo, para sa kapitbahay mo, para sa friends mo, na hindi pa nakatanggap kay Kristo bilang Lord and personal Savior niya. Amen? Huwag kang matakot kung ire-reject ka, ipi-persecute ka. Mas matakot ka sa thought na kapag ito hindi nakatanggap sa Panginoon, sure cause empirno jud ni mo adto. Amen? But this will not be an easy work. This is not an easy work, especially if the love of many is starting to grow cold. Wala na'y respeto, no? Kung ma-share ka, imak lang ka. But this is a necessary work. Importante. So how else, no? Katong mga tao nga wala pa nakadungog sa Ginoo, how else, no, will they know about Jesus? Let's be committed to the cause of Christ, no? Especially as the day is approaching. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm or be faithful. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen. I challenge you and even myself to be true, to be a true salt and light to this world na nangangailangan kay Jesus. Let's be godly examples sa ating mga pamamahay, sa ating mga workplaces, sa ating mga communities. The very fact na alam natin ang mga signs na ito should motivate us to do something, to be in action. Amen? And lastly, the faithful will be rewarded. The faithful will be rewarded. Revelations 2:10, sabi ni Jesus, be faithful unto death. I will give you the crown of life. Be faithful unto death, pero tagaan ka sa Ginoo og crown of life. Maski mamatay ka para kay Kristo, tagaan ka sa Ginoo og crown of life. This crown, etong corona na ito ng buhay, para sa lahat ng believers na niniwala kay Jesus. But this is especially for those who endure sufferings. This is especially para doon sa naka-overcome ng sufferings nila, being a faithful believer and follower and Christian. Amen? Who bravely confront persecution para kay Jesus, even to the point of death. Sino dito, Lord, gusto ko pag nasa heaven na ako, Lord, meron akong crown of life. Amen? Marag si Tora Julnes lang yun siguro ang na. si James din po, sabi niya sa James 1:12, ang crown of life ay para sa lahat na nagmamahal sa Diyos. At papaano natin ngayon mapapakita na mahal natin ang Diyos? Sabi ni Apostle John, for this is the love of God, that we keep His commandments. And His commandments are not burdensome. As His children, we must keep His commandments, obeying Him, and always remaining faithful. Mapapakita natin kung love natin ang Panginoon, kung sinusunod natin siya. At ano ang susundin natin na sinabi ng Panginoon? Mahalin natin ang mga tao.
Amen? Love God, love people. That's why we share to them the gospel. Because we love God and we love people. Kaya habang tinitiis natin ang hindi maiiwasang mga pagsubok, mga pasakit, dalamhati, mga tribulations, or mga kapighatian, by God's grace, magpadayon ta. Amen? While we endure all of these sufferings, let us continue. Let us move forward. Magpadayon ta igsuon. Looking unto Jesus, fixing our eyes to Jesus, the author and finisher of our faith, and receive the crown of life that awaits us. Kapag nanatili kang faithful or tapat, bibigyan tayo ni Kristo ng korona ng buhay. Hindi man tayo queens dito, hindi ka mananalo sa beauty pageant dito sa mundo, meron ka naman crown sa heaven, eternal crown. Amen? Jesus also said the same thing to the church in Philadelphia. Sabi niya, hold fast what you have, that no one may take your crown. To the faithful, to those who endure sufferings, meron kang crown of life sa langit. And in Revelation 2:11, sabi doon ni Jesus, the one who conquers sufferings, tribulations, testing, will not be hurt by the second death. At alam mo ba ano yung second death? Klaro sa Revelations 21:8, but the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, mga magician, the idolaters and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. And this is the second death. In short, ang second death is hell. Yun po ang second death. Pero anong promise ng Panginoon? Those who endure to the end, those who are faithful unto death, will not suffer second death. They will not suffer hell. Amen? Amen. Tapos na po tayo. Uwi na tayo. Let me share with you my testimony. I am a product of people who never gave up sharing the gospel to me and showing me the gospel way. Si Pastora Julnes, si Ate Sarah, si Mama Roach, mga love ka ayun ako. I joined the encounter way back 2009 and doon po nabuksan ang aking spiritual eyes at naintindihan ko po ang love of God. Nagkaroon ako ng purpose sa buhay. After my encounter, I couldn't contain the joy in my heart. Love and compassion started to grow and even overflow sa aking puso. So, during our encounter, we were challenged to share how God changed us sa ubang tao within 15 days. And I shared the gospel sa isang boarding house doon sa MSU. And for years, pabalik-balik ako doon. Some of them naka-encounter din. Also, I would go to girls' dormitory from my boarding house sa Ohau. Maglakaw lang ko 5 to 6 p.m. Dahil meron akong disciple doon. And she's still here today. At naging open LG ko din. Meron akong naging open LG doon. Open life group or open cell pa before. But it was not easy. I was persecuted by my late mother. Naranasan ko mapahiya. Naranasan ko talikuran ng magulang dahil sa aking faith. When they saw me reading the Bible, they called me demonyo. Pinapili ako ng parents ko if church ba or ang pag-aaral ko. I was graduating that time sa MSU. I chose to stay. At that time, ang iniisip ko, I'm not choosing the church. I'm not choosing CCFI. I'm not choosing CCFI. I'm choosing God. And I'm choosing my family. Because if I'm going to give up now, sino ang gagamitin ng Panginoon para mag-share sa kanila ng gospel? God is faithful. Naka-encounter po ang late mother ko. At doon niya naintindihan ang faith ko. Nagpadayon ko sa ministry. Nag-open life group, maski asa.
In fact, nakuratan ko, one of the disciples who is also a leader na ngayon dito approached me, siguro mga last month or hindi ko na ma-remember, she approached me and told me, Ate, gina-open cell mo baya kami sa GF, sa boarding house sa GFI dati. And I barely could remember her na. Now she is a faithful disciple. And when I met Chito, I prayed and fasted na maka-encounter siya. Katawan na, no? No, kay crush ko naman gud siya. So he courted me, naka-encounter siya after 2 or 3 rejections. And when he encountered the Lord, he was never the same again. So we started Circle of Friends Ministries sa MPC. We have some of them na disciples karon. We would even go to Polomolok dahil meron akong gina-consolidate doon. And she's still a disciple here up to today. And Chito and I got married. Tumira kami sa Kalumpang. From Kalumpang, nandito ang church sa city, but we never missed gatherings. Milakman ko. No, like prayer meetings, leaders meeting, mga life groups. If need mag-serve sa encounter, mag-serve me sa walay pagduha-duha. Ako ba na, no, for 6 years, graveyard shift na siya, kay home base ang kanyang trabaho, US time. And kung tawagon na siya mag-serve sa encounter, maski pa wala na siya'y tulog, muadtugid na siya, he would just tell me, dili man ni everyday, and para man ni sa Ginoo. Nag-teach ko sa isa kagamay na institution din sa Jensen just for 2 months. And ang conviction bitaw sa Ginoo to really share to the students, no, very strong. And so I obeyed God. I shared the gospel. Sa mga classes, nag-handle ko. 2 of my students are now my disciples. And naapod isa din hina, she's one of my students. She's not my disciple, but she was one of those students na akong nasharan sa gospel back then, tung nagatudlo pa ko. Indeed, sabi ni Pastor Joel kanina, your labor in the Lord will not be in vain. Dili jud sayang ang tanan. Grabe ka unspeakable joy nga makita nimo ang mga souls nga nagapadayon sa Ginoo. Abi nimo wala lang. Dati rain or shine, mag-adto jud mi sa city to do the ministry because kalipay namo na mag-asawa. And we really desire na mag-grow and mag-serve sa Ginoo. Then nabuntis ko, Yosef came, our firstborn, and even tong naan na si Tep, magbiyahe mi pa city to 2 life groups, mag-attend sa prayer meetings, bit-bit na mo ang mga bata, magmotor lang mi. I am crying kay ma-remember na ko ang faithfulness Gud sa Ginoo. Kapag mainit, binabalot ko sila ng receiving blanket. Pagdating namin sa destination, naligo na in tawon og pawis akong mga anak, pati ang mama. Pero we counted it all joy. Ang importante, naka-add to me. Kapag naman umuulan, mag-stop me sa mga vulcanizing shops or gasoline stations. Magpasilong kadali pag madugayan. Mag-commute na lang me sa mga bata. Si Chito, magpadayon, magmotor. Wala pa dyan apila mga LTO, dira. No, pag makasugatan ni mong maskul ba. At that time, gamay lang sweldo ni Chito, no? Sakto lang, minsan kulang pa, pero wala ba yami pabay sa Ginoo na provide ang tanan na needs. We started COF Golden State. I started Circle of Friends HTC. Nagsulo, naka-penetrate me sa school, nag-share me sa mga classrooms. Kasabay na ko si Jade Jasana. And mo na among ginapanghimo, no? As I share this testimony, this is not about me, but it's about the Lord. 5 years ago, God blessed us with a car. Mas naging intense pa ang desire na mo sa heart na mo ni Chito na mag-serve pa kay Lord. We desired to lead COF MSU.
At sabi ko kay Chito, gitagaan na bito to sa Ginoo ug sakyanan, gamito na to ni para sa ministry. But Pastors Joel and Julness ordained us to become campus pastors na kung gi-pray laman unta sa Ginoo Lord MSU lang. That car, gigamit na mo mag-adto-adto sa mga schools para i-monitor ang mga Circle of Friends ministries. And para tanawon sa mga schools na wala pa'y COF kung pwede ba mag-start og COF. Sa pag-serve na mo sa Ginoo, nagtulo na lang among anak, mas nagdako po among expenses. There were many times na walang-wala na Jude. Pero ang mga churchmates, naganahan kayo magtambay sa balay, wala na sila kabalo na wala na may kwarta, wala pa ang sweldo kay super delayed na, pero wala ba yung magipagutman sa Ginoo? Lipay pa kayo may magkaon together. Makalipay jud ang fellowship with co-believers. Then came the most challenging test sa amo mag-asawa. Nagkatumor si Chito, dili naman nalingid sa kaalaman sa tanan, or most of us here, sa jaw part, is a rare disease, ang tawag ay ameloblastoma. Tung nabalaan na mo na serious, di ay na siya, abinamog, kuan lang, kanang lusay. Tung nahibaloan na mo na serious disease, di ay siya. Ako personally, grabe na kong inampuan ay sa Ginoo every day. We would pray together and ask for God's direction, kung unsay buhaton. We would pray for His healing. We would pray for provision for medication. And still, we would declare in our prayers that even in sickness, Lord, ayaw mi buyi. Tabangi mi magpadayon. The enemy tried to stop us, especially from sharing the gospel kay sa mouth area, sa face, no, duol sa baba, ang disease ni Chito. Yes, makaluya usahay at that time, but it didn't mean na gusto na mo mag-stop. It never entered my mind, especially sa akong bana. Praise God, last January, naoperahan akong bana sa may baba, no, dito gikuha ang tumor. Na-feel kayo na mo inyuhang prayers, salamat kaayo. Grabe ang provision sa Ginoo. Salamat kaayo sa inyo, ha? And now, no, lapit na gyud completely mahil si Chito. Amen. Sa tanan na naagian na mo, if you're going to ask me, is it still worth it? Ang pag-serve ba nimo sa Ginoo worth it na tanan? Is God still worthy of your blessings, praises, honor, and glory? My answer is yes. Oo. Yes, He is. And yes, padayon mi mag-serve sa Ginoo, not because we are faithful, but because our God is faithful. And we pray na ang among mga biological children, si Joseph, si Tep-Tep, si Pipoy, magdako sila na may kahadlok sa Ginoo o magpadayon sa buluhaton sa Ginoo. All glory and praises to God alone. Lakpakan na to si Lord. To our new friends, pwede ko po ba kayong i-request na tumayo? Please stand up on your feet. Thank you po. Please remain standing. Tayo lang po tayo. Thank you po. Welcome. Tayo lang po tayo. Tayo lang po kayo. Please stay nananakatayo. We don't want you to miss the most important message na dapat na marinig at malaman at matanggap ninyo ngayong hapon na ito. That there is salvation. May kaligtasan na ay kaluwasan in Christ Jesus. And only through Jesus Christ na naay kaluwasan. What do we need to do? A, acknowledge lang na nagkasala po tayo. Do you acknowledge po, sir? We acknowledge na nagkasala. May mga kasalanan tayo. And letter B, believe. Maniwala ka na si Jesus lamang po ang way, truth, and life. And no one comes to the Father except through Him. Maniwala ka na kaya kang isave ni Jesus from all your sins. Kaya kang patawarin ni Jesus sa lahat ng kasalanan mo. And last,
See, confess that Jesus is the Lord and Savior of your life. Are you ready to confess that Jesus is the Lord and Savior of your life? Pwede po bang magtango kung ready ka? Wala? Are you ready? Yes, thank you po for confirming. So right now, I would just lead you into a prayer. All you have to do is to follow this prayer after me. Sunod ka lang po sa prayer na ito at paniwalaan po ninyo na ang Panginoon nakikinig sa inyo. So let us all pray. Please bow down your head, open your mouth, ikumpisal pinaagi sa imong baba. Sunda lang ko. Aking Ama sa langit, maraming salamat sa iyong pagmamahal. Kinukumpisal ko po na ako ay nagkasala sa inyo. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Patawarin po ninyo ako at tulungan po akong magbago. At iligtas mo po ako mula sa impyerno patungo sa paraiso. Tinatanggap ko po si Jesus Christ bilang Lord at Savior ng aking buhay. Thank you, Jesus, for dying on the cross and for your blood. Ako ngayon ay ligtas at nagkaroon na ng buhay na walang hanggan. Baguhin niyo po ako at tulungan niyo ako mamuhay ng naaayon sa inyong salita sa Biblia. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. May I request everyone to please stand? Amidst all the trials, lahat ng testing sa faith natin, mga sufferings, tribulations na na-experience natin, ang tanong ko, do you think Jesus is still worthy of it all? He is still worthy of our devotion, our passion, and faithfulness. Amen? Is this race still worth running and finishing? Sa gitna ng lahat ng pinagdadaanan natin? Amen. Remember the truth in the Word of God. Remember the Gospel. Remember what Jesus did on the cross for you and for me. Huwag na huwag mong kakalimutan, kapatid. At huwag na huwag mong tatalikuran ang katotohanan na yan. Ano man ang mangyari sa buhay mo. Guard what has been entrusted to you. Be faithful to it. God is worthy of it all. Hebrews 10:23 says, "Let us hold fast the confession of our hope without wavering. For Jesus who promised is faithful. He who is faithful to death will receive a crown of life. And living as a last day Christian entails remaining committed to the gospel." How do we live like a last day Christian? Ibig sabihin yan, we remain faithful to the gospel, we remain faithful in spreading it, we remain faithful in living the gospel lifestyle in the face of persecutions, rejections, afflictions, tribulations, and faith testing. Amen? Let me pray for all of us. Father, thank you for your word. Thank you that you are faithful in our lives. Thank you that as we choose you continually, as we choose you, Jesus, sa araw-araw ng buhay namin, you have promised, O God, that you will never leave us nor forsake us. Kahit anumang pagdadaanan namin, Lord, hindi mo kami iiwan, Panginoon. Help each one of us to remember this word from this day forward. Kahit anuman ang haharapin namin sa buhay, kahit anong faith testing man yan, I declare in the name of Jesus na ang bawat isa sa amin dito, Panginoon, will experience your grace to still stand firm and be faithful, Lord, sa inyong gospel and in sharing the gospel and in living the gospel way.
Thank you, Lord, for your word. In everything, O God, we give you praise, we give you glory, thanksgiving, for you alone are worthy, and forever you will be worthy no matter what, O God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po sa ating lahat. Hello everyone. Ako po pala si Jeff Labrias Quezon at disciple po ako ni Dad Ramsey. Ang i-share ko po na word sa inyo ngayon ay matatagpuan po natin sa Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a future. My life before without God is parang palaging may kulang at madaling mapanghinaan ng loob. Tapos minsan naisip ko, bakit ganito ang buhay? Dahil kami yung tipo ng pamilya na hindi mayaman at hindi rin mahirap. Yung sakto lang. Tapos, ako at si ate ay sabay pa nag-aaral. Kahit mahirap ang buhay, natawid namin ang first year college ko. At noong January 15, 2019, nakilala ko ang spiritual leader ko na nag-invite sa amin sa life group. Minsan na akong na-invite at tumakas. Pero after noon, pinili kong nang pumunta at mas kilalanin pa ang Panginoon sa buhay ko. Kala ko noon katapusan na ng pag-aaral ko. Dahil sinabihan talaga ako ng parents ko na huminto sa pag-aaral dahil hindi na kaya. Pero iba talaga pag si Lord yung gagawa ng paraan. Pumasok ako bilang working student at nakapasa sa isang scholarship. At akalain mo, nakapagtapos ako ng pag-aaral sa Mindanao Polytechnic College sa kursong Bachelor of Science in Marine Transportation. At nakapagtapos din ako ng Sol 1 School of Leader dito sa CCFI. Nanghiram lang kami ng pera para makapunta ako sa Manila. Sabi ko sa sarili ko, Lord, ikaw na po bahala sa buhay ko, Lord. Dati po kasi nanghiram lang po kami ng pera para pangtustos at kabababa ko lang po sa barko noong April 25 sa first vessel ko. Nakaprovide na ako sa pamilya ko. At pinaka the best na blessing po ay at thankful po ako kay Lord kasi ilang taon ko po pinagdadasal. Kasama ko po ngayon ang pamilya ko sa dito sa church at kumpleto po kami galing Pantupi. Alam niyo po kung nahihirapan man tayo sa sitwasyon natin ngayon, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Salip ay mas patatagin pa natin ang pananampalataya natin sa Panginoon. Kasi pag ipanalo niyo po ang Panginoon sa iyong buhay, ay mas ipapanalo ka po ng Panginoon. Ma, pa, salamat po sa sacrifices. I love you so much. Hindi ko po kayo pababayaan. Happy Mother's Day sa lahat. Yan lamang po at maraming salamat. Let's raise our tithes card, no? Heavenly Father, we come before you and humble gratitude for the blessing you have bestowed upon us. Thank you, Lord, because you provided us with more than we could ever have imagined. We thank you for hearing our prayers and answering them at your perfect time. Your grace and mercy humble us and recognize that all good things come from you. We give you all the glory and honor, we pray. Amen. Good day, everyone, and welcome to Christian Church Fellowship International. Welcome especially to our new friends today. Stay tuned for our announcements. Our Sunday service celebration is every 2 p.m. here at the Word for Everyone Ministries, and the recorded service will be posted in our YouTube channel in the evening on the same day. We are inviting our new friends to join one of our life groups and start up your new life with Jesus. You can ask the person who invited you for more details. To our parents out there, we encourage you to permit your kids to join our weekly happiness group every Friday online. It is important to pray and it's fun praying together. Join us in our dawn prayer meeting every Saturday, 5 in the morning, and let's build up our prayer life together. We have our YouTube channel where we upload weekly in case you miss our Sunday service and other videos. Go ahead, like, subscribe, and share our videos.
Also, visit our official Facebook account for updates and other announcements. This church is about celebrating Jesus and celebrating the life He gave us. Have a blessed birthday to everyone celebrating life this week. Happy birthday! If you find it more convenient to give your tithes and offering online, posted on the screen is our account numbers for BPI, GCash, and PayMaya. Happy giving! We are excited to inform everyone that we have started and are on the road to building our own church facility. Here are some pictures of the progress of the construction. We still have a long way to go. And if you find in your heart to help with the building, here's our BPI account number, GCash or PayMaya number flashed on screen. Thank you for watching, and God bless us all. We are blessed, the word ni Lord today. Amen. So, si Lord ang pinili, si Beauty, Pastora Beauty ang pinili ni Lord to share the word today because, no, personally ako, I'm so blessed with her life. Mami siya, pero, no, she always gives God all the priorities sa buhay niya. And I know na inspiration siya sa ating lahat. Amen? So, since it's Mother's Day, can we give the loudest clap offering to God by honoring our mothers today. Amen. So mga mami lahat, no, without much ado, I ask you to please come forward to the front po. Bilisan po natin, mga mami, at pinaabtik ni, pwedeng pumunta na po kayo sa harapan as we listen to this song. Ito yung serenade natin para sa ating mga mamis. Dali po, forward. Forward po. Dalahin nyo yung mga mami na inimbitan nyo. Forward dito po sa harap. Dito po sa harap. Para may space tayo sa likod. I'll always keep it inside. Forward, Papa, forward. You're the driving force in my life. Yeah. There isn't anything or anyone that I can be. Dito po kayo humarap. Dito po kayo harap. Harap po dito. Harap po kayo dito. Face. Mga mami, dito humarap. Harap. Mamaya na po mag-picture. Harap dito. Harap dito. Harap. Whenever I was down, you were always there to comfort forward. Me. Forward, Papa. And no one else can be what you have been to me. You will always be. You will always be the girl in my life for all times. Mama. You're always there for me, I've always been around for me. Even when I was bad, you showed me right from my wrong. Yes, you did. And you took up for me when everyone was doubting me. You always did understand. You gave me strength to go on. So many times, looking back when I was so afraid, and then
you come to me and say to me, I was up there. And no one else can do what you have been for me. You'll always be. Natin ang mga mami. Tingnan nyo, look around. Kung ma-rapture ang mga mami, gamay lang mo mabilin. Amen. Sige, pag-pray natin ang mga mamis natin. Mama, remember, God is happy that you embrace your calling. Dali-dali maging mama, di ba? But you are faithful. You've been faithful through the years. So I declare na lahat tayo dito maging faithful. Embrace natin ang calling ni Lord sa buhay natin. And we will patiently endure. Kahit mahirap na maging mama, we will patiently endure. And we will be joyful and grateful at all times. Mami? Amen. Sige, can we raise our hands? Kayo nandyan. And kayo receiving mode, mga mami. Our Father in heaven, we thank you for the gift of mama, for the gift of a mommy, for the gift of a nanay, for the gift, Lord, of motherhood. Father, thank you na itong lahat ng mga nanay na nakatayo ngayon, I declare, they are faithful, oh God. They are patiently endurers, Father, and they will remain joyful and grateful, and they will do their motherhood because, God, ito po ang calling mo sa amin sa panahon ng buhay namin na ito. And I pray na every time we love, we serve ang aming mga anak, both biological children and spiritual children, we'll always remember that we will do things all for the glory of God. Lord, we thank you. We love you and we love our mothers. We honor you today, God, through our faithful, godly, anointed, empowered mothers. In Jesus' name we pray. Everybody will agree and say, Amen. Palapakan ulit natin ang ating mga mami. Mga mami, talikod. Nami token, no, sa inyo. Be sure you don't go back to your seats without receiving your token. God bless you all po. See you all next Sunday. Palapakan ulit natin sila. Mama, Mama, you know I love you. Oh, you know I love you.
kaso. Shall we all stand up and let's raise our hands in a receiving mode as we declare the blessings of the Lord. So. May we request everyone to stand up and let's receive the Lord's blessing. Amen. Amen.
blessed day to everyone watching this video. I hope everyone is blessed and has learned something through God's word today. Amen. It is our prayer and desire that we all grow more in wisdom and in love, amen, and also change as we listen to God's word. If you do have questions and clarifications, feel free to message us through our FB page, and we will respond to you as promptly as we can. We believe that people need the Lord, so don't forget, amen, to share this video to your loved ones and your neighbors. And don't forget to subscribe to our channel and give that bell a tap for notifications and new videos. God bless you, and see you on our next video.